10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Diretsahang sinagot ni Mariel T. Padilla ang lahat ng kumukontra sa naging White Sand Project sa Manila Bay, kabilang narito ang ABS-CBN anchor na si Karen Davila na nagtrending din sa social media. Manood lamang sa video na ito para sa buong detalye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi na nga nakapagpigil pa si Mariel Padilla at diretsahan niyang sinupalpal ang mga kumukontra sa nasabing project na ito ng ating gobyerno at DNR. Kabilang na rito si Karen Davila at ilan pang mga kapamilya supporters na patuloy na tinututulan ang nasabing proyekto. Ayon kay Mariel Padilla, hindi pa raw ba sapat ang ginagawa ng ating gobyerno para mapaganda ang mga lugar sa ating bansa? Patuloy pa rin kasing hinahanap ng mga kritiko at kapamilya stars kung saan daw napupunta ang buwis na binabayad ng taong bayan. Kaya naman hindi napigilan ni Mariel Padilla na magkomento sa Instagram post ng kanyang asawang si Robin Padilla at dito na sa palpal si Karen Davila at mga Dilawan. Ito ang komento ni Mariel Padilla. Nung puro basura, walang nagre-reklamo. Ngayon na pinaganda, can you believe it? Ngayon sila nagre-reklamo? Ang hindi ko maintindihan is lagi natin hinahanap kung saan napunta yung tax na binabayad natin. Ayan o, at least yan nakikita natin, diba? Tapos makomplain pa rin? Sa komentong ito ni Mariel Padilla ay pinatamaan na niya ang lahat ng bumabatikos sa pamahalaan dahil sa paglilinis at pagbabaganda ng Manila Bay. Kasama na nga rito ang anchor na si Karen Davila na patuloy pa rin tinutuligsa ang gobyerno at si Mayor Iscom Reno. Nagbigay rin ng sarili nilang komento ang mga netizen sa Instagram post ni Robin Padilla. Sabi ni Lovelia Lambo, "Sir Robin, ngayon pa lang ako naka-witness sa dami ng president na dumaan sa panahon ko. Marami palang pera ang gobyerno. Kasi dati puro na lang walang pera ang naririnig ko po. Pero ngayon, ang daming ayudang binibigay sa mga mamamayang Pilipino na nangangailangan sa tuwing may krisis o kalamidad. Simula nang umupo si President Duterte, di naman dahil taga Davao ako ay pinupuri ko si President. Pero totoo naman po talaga." Ayon naman kay Lina Alagaw, itong mga panipapapatikos sa ngalami, nasanay na sila sa amoy burak. Mangyaring ang daming nagdaan na presidente, hindi sumagi sa isip nila na pagandahin o seryosohin man lang na linisin. Ngayon na may gobyerno na naglaan ng pondo at pinaganda ang parte ng Manila Bay, aba, akalain mo nag-fish kill pa ang mga kontra? Hashtag tanim isda naman ang ginawa. Kahit din ako ay sang-ayon kay Mariel Padilla at sa mga netizen na nagkomento dahil ngayong administrasyon ni Pangulong Duterte ay mas nakikita nga natin kung saan napupunta ang ating tax. Kaya kayong mga kapwa ko Pilipino, sang-ayon din ba kayo sa post ni Mariel? Comment down below.